guys, so it's the time of the year nga maparinyo kita sa aton restro, no? Ari kita sa may JBN. Just like before, gin feature naton ini kay private motor vehicle inspection is yade. So, ang ginubrasang land transportation office, nga gin-privatize na lang, no? Outsource ang aton niya check-up sa mga vehicles, no? For safety, road safety. So, amuna. So, ginubra nilang privatization sin eh. Parang hindi na kita mag magpila-pila lapit dito sa LTO kay magutok man dito. So, yung privatized na lang yun eh. So, currently, makita nyo yung ilang daw compounder eh. Nga, kung sa DN niya, nagapila ang mga salakyan, kag mga motor sa drain side. No? Gina-check ang gina-smoke test, basically. Kag iba niya mga safety features like check ang mga brakes, kung sa salakyan, kag sa motor, ano. Mga lights, no? Mga turn lights, mga rear lights nato, mga stop lights nato, no? Pag all the rest nga required para sa safety sa aton yung mga salakyan. So currently ang akunto nga ano, ginpapila ko na. So makita nyo yung compound nila diri is malapad siya, no? So just like the last time dira kita yung nagvideo sa sagwa na yun. Bung mainit na sundari lang kita ng pulupong kuga samtang gahulat sa nga ton niya motor nga i-process nila. So for the I think daw 800 kun sa salakyan or 1000 at least sa so, may check ko lang kung anong mga current rates, pero sa motor I think daw 600 lang. And one thing nga gusto ko i-discuss is ang sa aton lang ng government niya renewal sa aton niya driver's license. While sa aton diri, well I think before it was like 3 years no kag i-renew mo naman ang imong driver's license. And then recently miara 3 years 5 years and then 10 years kung wala ikaw violation. So this is one way siguro nga magkuha sang tax, no? Para sa mga nagmaniho sa mga salakyan, you have to renew ang iyong mga driver's license. Pero while I remember nga sang ara ako sa may Germany, nga ang iyong driver's license virtually daw wala siya nag-expire, ano. Kaya daw recent lang gin-publish nga the 15 years, pero prior to that wala na inisya expiry unless siguro kung mag-move ikaw in or use or will drive a vehicle in another country or another state, simply ma hindi mo na ito magamit. But probably most in the EU states, no, in Europe amuna siya ang policy nila. Even ang kung private imong salakyan, since wala man to yung mga jeep or mga public transport niya parehas diri sa aton. Ti once lang na guro dayon ipa-check mo lang imong ano salakyan kung may ang tawag sila na daw transport rating or something, ano. Hindi man kita expert dira pero ti amuna siya. Pero one thing is ang driver's license daw forever na ina siya nga magamit mo, no. Hindi mo na kinalang pag-i-renew for certain time. Kay tama ka stricto. Tama man ka stricto sa ilang mga rules dito kag mga policy sa Germany. So muna na guys ang kinalain, no, kung dito kaya almost daw perpetual na yung mga driver's license. Unlike diri sa aton nga i-renew mo pa. I remember also ang passport sa unang atong passport I think daw 5 years, then later on ginimo nila nga 10 years. Kaya ang sa iban yung mga countries ang mga passport amuman niya daw at least 10 years man. So ginsunod lang nato ng policy Manila. So amula na guys daw gamay lang insight sa kinalain bila sa mga rules naton diri compared sa iban niya countries.
So guys, ang samples ang result, ano. So makita nyo dira, may mga categories na dapon, ano, ang ginatest nila. So almost pass naman ang tanan niya aspect, no, sang aton niya motor. May gamay lang kitang problema sa headlight, which is ilis lang, which is muna ang headlight test dira, oh, sa right side. So muna sa guys, para may idea kamo kung ano lang output sang test nila kagang result, ano. Ang diriya guys, kung gusto niyo nga magpa-renew na direkta dire, pwede man, pero medyo mas mahal lang siya while compared sa LTO, no. Kay kung diriya mas lapit, mas madasig, so kung gusto niyo dire, pwede man dire, or you could go to LTO office kay dito niyo i-continue ang renewal sa inyong vehicle.